Number two, yes, makakitara kayo ng ano, mga steel. Kapag punta sa Clark City, okay, sa Pampanga, yun, mga steel yung ibang gawa doon. Trusses. So, trusses are, ito yung ating trusses. Yes, yung ating ano, frames pala is gawa sa beams, ay ano, combination of beams and column. So, trusses are structures used in roof system or bridges. So, roof trusses are used to transmit loads to other structural members such as beams and columns, while bridge trusses are used to carry loads from floor beams and stringers. Okay, so yung trusses natin is made up of slender elements. So, kagaya ng ano, mga sa roof truss natin, made up of ano siya, angle bars, okay? So, yun yung ating trusses. And syempre, do sa analysis of structure natin under status of rigid bodies, kapag nag-analyze kayo ng ano, truss, ano lang yun, subjected lang yun sa actual load. Tapos, dinedetermine nyo yung mga members dun if it's either compressive or tensile. So, last types of structure natin is yung cable and arches. Yan. So, pinakaiba lang ng cable and arches, yung cable natin is ano, subjected or nagkikerry ng tensile load. Yung arches naman natin is nagkikerry ng compressive load. So, madedetermine kagad natin yan kapag ano, sa formation nila. Yung cables natin, concave downward, okay? Samantala yung arches natin is convex upward. Okay, tama ba yung term ko? Okay, so ganyan. Ito yung cable natin. Okay. Ito naman yung ating arch. So, best example ng ating cable is ito. Ayan. So, ito yung ating truss or bridge truss is binubuhat ng ating cable. So, ito yung ating cable. So, itong mga to is nakikerry ng tensile load. Habang itong ating bridge, binubuhat niya yung mga loads like moving loads and other loads dito. Then, itatransfer sa ating cable. Then, papunta sa ating mga support. Okay? Kapag arch naman, kung hindi ako nakakamali, ang best example ng arch dito sa Tarlac is yung sa Bamban. Okay? Yung Bamban Bridge. So, ganito yung kanyang forma. So, arch yun. Ibig sabihin, ang kinikerry nun is compressive load. So, best example ng arch, so, hindi ko alam kung meron sa ibang dito sa Pilipinas eh. Pero sa ibang bansa, yung ano, yung kumbara ito, river. Okay? Tapos, meron tayong bridge. Yan. Tapos, ano siya? Yung ganyan, yung kahoy-kahoy. Ay, ano lang? Bato-bato lang. Ayan. So, ayan yung ano, ayan. Bato-bato lang siya. Tapos, yan. Ayan. Hindi ko lang alam kung familiar kayo dito. Ayan, ganyan siya. So, arch yan. Okay, paano siya naging arch? Kasi, ang nangyayari dyan, yung mga bato dyan, ayan. Ganyan siya. Ganyan yung nangyayari dyan. Ang nangyayari dyan, nagtutulakan sila. Okay? Compressive load yung mga nangyayari dito. Okay, may langaw. May eksena. Okay? So, nagtutulakan sila. Kaya nangyayari, kahit natin yan, subject natin yan ng load, ang nangyayari, nagpapasahan lamang sila ng load hanggang mapunta rito. Tapos, ang magbubuhat nito is yung support dito. Okay? Yun yung arch.